Opo. Tipo, paghintay na lang po. Opo, magbabayad na lang po. Kuhal po ako ng pambayad ko. Tipo, sige po, paghintay na lang po sa gate. Wait lang po ah. Yan po si Kuya, deliver po ng Shopee. Thank you so much po. Yan po yung order ko. Okay, thank you po sa deliver niyo sa Angal Shopee. Thank you. So, yan po si Kuya. Thank you po sa deliver niyo. Saka sana maganda po yung item. Wow! Sige, thank you. So, ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung in-order ko doon sa Shopee. Sana ay maganda yung quality na in-order ko. So, yan guys, ito po. Yan po yung in-order ko. So, sa natin. Maganda yung pagkakabalot niya. Wow! Maganda yung lagyan ng bubble wrap yung item na in-order ko. So, bukan natin saan kung anong ito. So, sana maya. Dito. Kasi karamihan guys, pagka nag-order kasi dito sa mga online shopping, ay yung iba may sira, may bitak, tapos yung iba naman kulang. Kaya minsan nakaka-dismaya din pagka nag-order. Ganyan. Kaya kapaisip ka rin minsan kung mas maganda na lang kung talagang mismo makikita mo ng practical. Lalo na doon sa mga titinda sa mga chunky-chunky. Yes! At dito na! Order ko! So guys, galing pa ito ng overseas, kaya medyo matagal-tagal, mga dalawang linggo. Kala ko nga, abutan pa ng halos tatlong linggo dahil nasa general quarantine tayo ngayon. So guys, ito po yung in-order ko. Ito po yung cellphone holder po para sa helmet. So ito naman ang panibagong laruan ko para sa pagbablog. So sana maganda yung quality niya. Bali, yung nabayaran ko nga dito, punang-punang 500, kasama na yung delivery. Kasi yung kita pa yung delivery, kaya siguro mga 450 lahat. So, ito yun guys. Wow! Ayan. Ito yung tsura niya. Iingay naman ang kasong nyo! Oh! Ayun ka na. Nag-video ako eh! Teka! So, ayan. Tumahimik na. Tawag yung pangalan niya. Kakain din dito pala minsan, no? Ang kulit din, no? Laika! Pangalawa na yan. So, yan guys. Nakikita nyo sa gilid. Ayan, ito yung may bolt siya. Tapos may nut na rin nakasama. Tapos ito naman yung cellphone holder. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano niya kinakabit lahat ng mga to. So, ayan. Kasi guys, dun sa may isang tripod ko, dun sa tripod stand ko, kailangan ko kasi ng ganito guys. Kasi yung dulo niya, parang yung pang GoPro talaga siya, o yung camera action. So, kailangan ng ganito. Hindi yung tulad dun sa may yung iba na yung mga tripod talaga, na nakikita nyo, ay ganito na diretso niya. So, bali, naiikot na lang. Ito yung holder niya, ganyan na lang agad yan. Ganyan, naiikot siya. Tapos yung isang stand ko kasi, kaya ganito. Bali tatlo siya, dito dalawa, so kailangan ko lang ganito. Kaya inutin ko na lang siya ng buo para dun sa pag-vlog ko habang may moto kasi ako. Ay may gamit ko to para dagdag na rin sa pag-vlog ko. So yun guys, ilalagay natin dito sa yung sinasabi kong tatlo na pagkakabitan. Tulad dun sa tripod stand ko na monopod. So yan guys, nakakapit na siya. Tapos lagyan natin ng pag-ipit dito sa gilid. Ayan, so makikita nyo guys. So maganda na rin siya guys para magdagdag doon sa pagbablog ko habang nagmumotor ako. Wow! Yung mga nakikita ko, makukuha ko siya. Nag-experience at saka memories na rin. So yan guys, makikita nyo. Tapos ito namang cellphone holder na nilalagay dito. Yan guys. So yan po yung pa niya. Yung gamit po niya guys. So ayan na guys, kumuha ako ng cellphone para makita nyo talaga ng personal kung paano ikabit at kung paano yung paglagay ng cellphone ng maganda at maayos. So pwede natin siyang ikabit natin pag ganyan guys. Ganyan.
So ito, nakaharap po yung camera doon. Kasi yung camera dito sa likod ng mga cellphone natin, guys, ay maganda yung kuha niya, tsaka mataas yung pixel kumpara dito sa harap na camera. So ganyan, guys. Kung medyo yung mask natin, yung bandang bibig natin ay nakayuko, pwede natin ma-adjust yan, guys, ganyan. Para yung cellphone natin, naka-vertical talaga siya, tapos ang kuha ng video is naka-horizontal. Wow! Talagang 0-0 level po siya. Ayan. So, ayan po yung harap niya. Ganyan po yung itsura niya, guys. Tapos, sa gilid, ganyan. Tapos, ito, kinakabit na sa likod. Tapos, kinihigpitan na natin ito. Nakaganyan na. So, ganyan po yung itsura. Higpit na po lang mayigit para hindi luluwag. Ito yung kuha niya, kasama niya, kaya medyo binikit siya. Pero kung gusto natin na medyo malayo-layo siya para makita talaga natin habang nabiyahe tayo, ay pwede naman natin palitan. Yan. So yan po yung pamamaraan, kaya in-order ko rin yung mga spare na yon. Para kung sakali na medyo dikit, ay meron tayong spare parts na nakareserva. So ayan, guys, medyo may distansya siya. Ganyan. Pwede natin na medyo baba na siya, pero kumpara doon sa itong isa na to, guys, ayan, medyo maliit lang siya. Kaya pagka mababa masyado yung helmet natin ganyan, nakayuko, ay medyo mahirap i-vertical natin. So ito, may distansya siya, kaya medyo mataas yung ma-adjust natin. Ayan. Lalo na kung ganyan pa, pwede pa natin matulog ng ganyan. Yan ang kagandahan na may extend na pahaba pa kumpara doon sa may isa lang siya na nakataas na nakaganyan ng box. So, doon sa mga nagbabalak, ay tips ko sa inyo, ay basahin nyo muna yung mga comments na sinusulat nila doon sa shop page nila, para makita nyo kung responsable ba yung may-ari o hindi. Kasi karamihan kasi, basta makabenta lang, ayos na. Meron naman yung iba, kahit na konti lang yung bumili, pero napaka-responsable naman ni owner. So ayan, guys, itong dagdag na naman na gamit ko, o new toy, para sa pagbablog ko habang buwabiyahe gamit ang Motmot. So guys, huwag nyo kalimutan na mag likes dito sa video ito, at mag-subscribe na rin dito sa vlog ko, which is ang pangalan ay Jolt Vlog. So thank you, guys. Yahoo! Thanks for watching.